Hey mga bros, mga bros, may balita nga po tayo dito sa SMB. Balak nga nilang palitan na ito pong si Coach George Gallant. Yes mga bros, alam natin na unang season niya dito sa SMB. Not bad pa rin, pero yun nga mga bros, hanggang semis lang ito. Nasweep pa siya ng barangay na bros San Miguel last season sa Governor's Cup 2023. Pero mga kabrods, may gusto silang kunin dito sa Ateneo Blue Eagles. Ito nga pong si Coach Tab Baldwin. Yes mga brods, ay alam naman natin kakakampiyon lang din ng Ateneo Blue Eagles last season, kaya nga mga brods, magandang background ito para po dito kay Coach Tab Baldwin. Mga kabrods, alam naman natin malakas ito pong si Coach George Gallant, dahil alam naman natin matagal na niyang nakakasama ang SMB kahit nag-a-assistant siya dyan along with the head coach dati ng SMB na ito pong si Coach Leo Austria. Pero mga brods, para sa akin parang mas mabuti na sigurong mag-assistant na lang din ito pong si Coach George Gallant, dahil mas deserve ng SMB yung maayos na coach talaga mga brods, yung magaling na coach, dahil ito pong lineup ng SMB malakas na ito mga brods. Ang kulang lang talaga dito ay isang malakas na head coach. Ito pong si Coach Tab Baldwin, kahit Ateneo nga kaya pa nilang lampasuhin yung mga the best of the best ng ibang bansa kapag nakikipag-tune na pang Ateneo mga kabrods off-season ng UAAP. Pero ito pong si Coach Tab nahawakan na rin niya dati. Ito pong Gilas Pilipinas. Yung pinadala nga dati mga college players na nahawakan niya, sina Kai Soto, sina Justin Baltazar, tapos may mga SJ Belanghel na Barrientos ka pa dyan na bata-bata or as in college players. Kaya nilang lumaban talaga mga brods sa ibang bansa. Kahit ito pong pinadala ng RP team dito sa Gilas Pilipinas dati, puro college players, kaya nilang talunin yung mga pro players na. Dahil mga brods, nasa coach talaga yan. Ito po kasing style na ito po ni Coach Tab Baldwin. Parang Euro style mga brods. Pass first para kay Coach Tab. Teamwork talaga. As in, umiikot ang bola mga brods. Yan ang mangyayari kapag nahawakan niya ito pong SMB. Unstoppable na siguro ito pong players ng SMB, dahil talagang malakas na yung lineup. Isang mabuting coach lang talaga mga brods. At isa pa dito, nadala rin kasi ni Coach Tab Baldwin dito sa Pinas ang kanyang 5-time NBL champion mga kabrods, doon sa NBL Australia kung saan dating pinaglaruan ni Kai Soto. So mga brods, biruin nyo, sa 5 beses nakapag-campion dyan si Coach Tab Baldwin. Kaya nga naman, pagdating niya dito sa PBA, kayang-kaya na niya. Tapos UAP pa ang kanyang pinasukan, which is college lang, kayang-kaya na niya. Pagdating naman dito sa PBA, alam ko nga medyo may alitan sila nito po nina Boss Al Francis Chua, SMC Group mga kabrods, dahil alam natin, sinabihan na nga rin dati ni Coach Tab na parang immature ang mga thinking ng system dito sa PBA, kaya daw hindi lumalakas. Tapos mga imports, dapat dalawa din daw. Mga brods, may point din naman ito pong si Coach Tab Baldwin, pero alam ko nga pag inoferan ito, syempre, malay natin, mapapayag din ito. Syempre, isa rin naman siya sa umawak ng Gilas Pilipinas dati. At syempre, naging okay din sila doon ni Boss Al Francis Chua, dahil at the end of the day, sila-sila pa rin naman magtutulungan. Pero ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, Coach Tab Baldwin, once na mahawakan niyang SMB, ayawan na ba? Komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isa. Sa kabilang balita naman natin mga kabrods, ito nga po si Moutaw Tua. Kamakailan lang hindi nga ito naisama sa lineup ng Gilas Pilipinas, dahil hindi nga ito naisama sa 60-man pool lineup dati na ipinasa ni Coach Chot Reyes dito po sa Asian Games. So ito na nga yun mga brods, ito nga po si Moutaw Tua. May mga reports din tayo dito na gusto nga itong ilipat ni Boss Al Francis Chua sa barangay na Bro San Miguel. Yes mga brods, bakit nga ba? Dahil ito nga pong si Mo ay isa rin ito sa mga asset or trade asset ng SMB. Dahil mangyayari daw 3-team trade dito kung saan magkakaroon din ng magandang big man ito pong SMB dito rin sa Northport Batampier. Hindi pa nga sinabi kung sino yung player from Northport Batampier, pero ito ay magiging win-win situation sa tatlong kukunan na ito. So syempre unahin natin dito kay Moutaw Tua na siya ay mapupunta nga ng barangay Inepra San Miguel. Yes mga brods, via 3-team trade. So ito na nga, ito po kasing si Mo kung bakit ito ay gustong gusto ni Coach Tim Cone. Isa na dito
Eh syempre, isa na rin dito yung Gilas Pilipinas natin ngayong Asian Games kung saan isinama agad ni Coach Tim Kona ito pong si Mo Tautua sa kanyang lineup sa triangle offense na gagawin niya sa Asian Games. So isa na yun sa mga rason kung bakit yan ang gusto ni Coach Tim ito pong si Mo Tautua, dahil ito ay nagpahiwatig na ngayong Gilas practice kung saan muntikan pa nga siyang masama sana sa lineup natin ngayon. Pero ito pong si Mo, alam naman natin, napakalakas na player rin kasi ito. Isa rin ito sa mga dadagdag sa triangle offense ni Coach Tim Kone, dahil ng triangle offense nga ni Coach Tim ay hindi nga rin nakukompleto minsan kapag walang post-up player. Dahil syempre, yung mga post-up player nito, katulad ni na Christian Stonehardinger, tapos Japet Aguilar, hindi rin naman ganun kaposte. Pero yun nga, dun din sila nagkukulang kung saan. Etong si C-Stand lang mga kabrods, ang kanilang post-up player. So kailangan nilang magdagdag pa ng ganito, dahil once na mapagod si Christian Stonehardinger, magbabago na yung play, dahil iba naman kasi yung playing style ni Japet Aguilar kung saan siya ang magiging kapalitan. Pero dito naman kasi sa kanilang import na si Justin Brownlee, mapapansin nyo naman ang laruan ni Brownlee hindi naman ganon ka-big man. Halos parang shooting guard to forward lang ang laruan ni Brownlee, dahil ang sumisentro talaga sa Ginebra ito pong si Japet Aguilar and Christian Stonehardinger. So kailangan ng Ginebra na isang lehitimong big man na katulad nga ng isang Mo Tautua. Sa pa dito, gustong-gusto talaga ni Coach Tim yung physicality nito ni Mo Tautua. Kaya nga, di ba? Talagang siya ang isa sa mga pinili ni Coach Tim Kone na i-representa ang ating Gilas Pilipinas team sa Asian Games. Pero yun nga, hindi nga lang ito natupad. Pero itong si Mo Tautua mga brods, kung mapapansin nyo, kung ito ay may dadagdag sa Barangay Ginebra San Miguel, ang lakas na talaga ng Ginebra kung tutuusin. Dahil madadagdagan na sila ng isang lehitimong big man at isang post-up player, tapos may nadagdag pa silang shooter na katulad ni Maverick Ahamesi. So, syempre, babalansin din ito ni Boss Al Francis Hua. Dapat pasok dun sa salary cap ng kuponan nila. Dahil syempre, ang laki nga rin ng offer dito kay Maverick Ahamesi. Tapos, syempre, alam ko na malaki rin ang kanilang may bibigay dito kay Mo Tautua. Pero syempre, Boss Ramon S. ang yan. Basic na yan or kayang-kaya na yan, mga kabrod. So, ikaw mga brod, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, ang mailipat ba ito pong si Mo Tautua ay sabang itong magandang asset or magandang factor para sa Barangay Ginebra San Miguel next season sa Commissioner's Cup next month, komento mo lang. Okay mo dyan mga brods, at isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our Related Highlights lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.